Check. Check. Okay. Magandang umaga. Magandang umaga. Tayo muna kayo lahat. Tayo muna. Tayo. Tayo. Abutin ang pinakamataas. Abutin ang pinakamababa. Abutin ang pinakamataas. Pinakamataas. Pinakababa. Gusto kong sabihin na sa inyo na tumingin kayo sa inyong kanan. At sabihin niyo doon sa taong hinarapan niyo na ikaw ay may tungkulin sa akin na ako ay palalahanan para sa aking kaligtasan. Humarap kayo ulit sa kaliwa at sabihin niyo, ikaw ay may tungkulin na ako ay palalahanan para sa aking kaligtasan. Okay, upo na kayo. Nasaan na siya? Okay. So, meron ba sa inyong may alam kung gaano karami ang tao sa lugar na ito? Sa lugar na nasasakupan ng distritong ito? Ang alam ko ay mahigit 3 milyon kung hindi ako nagkakamali. O kung nagkakamali man ako, pwede niyo akong palalahanan. Nung una, tinawagan ako ni Melvin, sabi ni Melvin, Dave, pwede ka bang magsalita? Ano yan? Saan niya magsasalita? Sabi niya, Bible conference. Ano? Ano? Bible conference. Ano yun? Sabi ko, sa Area G. Anong meron? Sabado yun. Sabado ng gabi. Sabado ng gabi? Okay, pwede pa. Gagawa ako ng requirements. Kung matapos siya ng alas G's, gagawa ako ng requirements. Tinatapos ko yung thesis ko kasi Tuesday na ang last noon, last day. So, sabi ko, okay, gagawa ako ng requirements, Tuesday. Saturday night, pag uwi ko, alas 11, alas 12, alas 3, magpupuyat ako hanggang alas 3, gagawa ako ng requirements. Pero, nung nandito na, sabi ko, narinig ko kay Sir Pasamba na ang oras mo ay alauna e medya. Sabi ko, what? Alauna e medya? Sabi ko, Lord, paano yung requirements ko? Paano pa yung ilang tatlong papers kong gagawin? Lunes na ang pasahan nun. Paano ko gagawin yun? And then iniisip ko, alas tres, alauna e medya, and then naiisip ko, gising pa kaya kayo nun? Well, ngayon ay alas tres, 15 na. At kayo ay gising pa rin. Ang point ay ganito, mga kaibigan ko. Ang nasa isip ko, ang kausap ko ngayon ay mga adults. Hindi nabanggit sa akin na ang kausap ko ngayong gabi ay mga kabataang tulad nyo. Kung naalam ko lang, kung napaaga yun, marahil yung aking slides ay gagawin kong siyang mas bata-bata ang approach, yung slides. Pero hindi ibig sabihin na yung pagsasalita kung ngayong gabi ay hindi pwedeng o hindi natin gagawing pangkabataan. Pero mapapansin nyo dyan na ang slides ay medyo adult. Ano ulit yung word? Adult yung slides. Pero yung mga salita, gagawin ko at sisikapin ko na mas bata ang approach para maintindihan nyo. So, bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Minamahal namin dakilang Diyos, ngayon pong gabi ako po ay nakikiusap sa inyo.
sa harap ng mga kabataang ito na merong malaking responsibilidad, merong malaking gawain sa lugar na ito. O Panginoon, inaasahan namin ng espiritualidad na hindi galing sa aming sarili, kundi galing sa iyo. Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan. Tanggalin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Linisin, pakadilisayin, Panginoon. Hinihiling namin ang iyong Holy Spirit ang siyang babago sa amin at hindi kami. Salamat po, Panginoon, na dinala niyo ang mga kabataang ito para paglabas namin sa bahay-sambahang ito ay merong liwanag na dadaloy at liliwanag sa mga sa paligid ng bawat isa ng mga tao na makakakita sa mga kabataan ito. Ama, ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kayo ay ang mga kabataan na naririto sa lugar na ito na merong purpose. Kayo ay nasasakupan ng isang lugar na kung saan hindi kayo talaga nasa sentro ng bayan, hindi katulad ng Manila, masyadong talagang city, kung tawagin. Kung bagsan nandoon sila sa city, kayo ay wala rin doon sa probinsyang-probinsya, kundi andun lang rin kayo halos sa katamtaman. Napakalapit nyo sa city, malapit din kayo sa province. Kunting biyahe na lang, mga sulok-sulok na yan, wala nang mga buildings. Ang point ko ay ganito. Kayo ay nasa gitna ng dalawang bayan o dalawang lugar, city at saka ano isa, urban at saka rural. Ang point ay ganito. Naiintindihan nyo kung ano ang meron sa city, tama ba? In fact, yung mga games na kung anong meron doon sa city, meron din kayo. Tetris. Panahon ko yun, Tetris eh. Ano bang meron ngayon? Ano bang meron ngayon? COC? Meron din yan sa Manila. Ay, sa probinsya, meron din yan. Ano pa? Ano ang mga hilig sa Manila na meron dito? Ha? O meron doon mga party-party? Dito wala bang party-party? O hindi madalas katulad ng meron doon? Sa probinsya, meron din party-party, mas lalong hindi madalas. Meaning to say, kayo ay nasa gitna at naiintindihan nyo kung ano ang meron sa city at merong sa rural. Anong point? Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat kayo, mga naririto, malaki ang role nyo para sa mga kabataan doon, dito sa lugar nito, sapagkat nauunawaan nyo kung ano yung inyong nasa paligid. Pwede kayong mag-ministry doon sa mga taong nasa rural at nasa urban. Ang problem natin ay ganito. Meron tayong problema. Anong problema natin? Ang problem natin ay ganito. Kapag tayo ay nahawa ng mundo. Kung ang ginagawa ng mundo ay ginagawa na natin, ano pa ang kailangan nating ibahagi sa kanila? Kung yung ginagawa nila, ginagawa din natin, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Anong pwede nyo sabihin sa akin? For example, kayo, pupunta sa bahay ko, mangangaral sa akin, ano ang gusto nyong sabihin sa akin na maaaring makumbinsin nyo ako na maging Seventh-day Adventist? Anong pwede nyong sabihin sa akin? For example, maganda yung cellphone ko. Okay. Hindi siya touchscreen. Pero for example, isipin nyo lang na yung aking cellphone ay malaki, maganda, high-tech, bago. And then, anong gusto nyong games ang ilagay ko dito? Okay, sample natin si COC. Temple Run. And then, sample na natin si Temple Run. And then, darating kayo na kung anong meron sa cellphone ko, meron din kayo, and then sasabihin nyo sa akin, Brad, pwede ka ba naming
Pwede ka ba naming maimbitahan para sa Bible study? Ano ang gusto nyong, ano ang maari nyong sabihin sa akin na ako ay maging matatanggal ko sa aking sarili yung pagkahilig ko dito? Na kung kayo rin naman, pagminsan, kung kayo rin naman, meron din noon sa cellphone nyo. Anong point? Anong point niyan, Dave? Anong kinalaman niyan dyan sa topic mong biblical basis of spirituality? Then, sige, tingnan natin yung number one. Sige, tingnan natin yung number one. On the basis of God's creation, yung spirituality daw natin ay naka-built-in sa ating buhat nung tayo ay nilalang ng Diyos. Okay? You are the image of God. Wow! Sabi ng Genesis 1:26, "Let us make man in our image, in the image of God, He created him." Are you getting me? Hindi nyo nakuha yung point. Let us make man in our image. Merong dalawang forces na nagsasabi dito sa mundong ito na tinatayuan natin ng let us make man in our image. Number one is God. Number two is the ruler of this world. Kiniklaim niya rin na gumagawa rin siya ng tao according to his image. John 14:30, the ruler of this world, Satan, evil forces, sila yung gumagawa rin ng image. Kaya pag binasa niyo Revelation 13, the image of beast, merong mga image doon na binabanggit. Meaning to say, yung image na yon, merong forces na kalaban ng Diyos sa pagbabago din ng image ng tao na galing sa wangis ng Diyos. Dalawang bagay lang yon. Pwedeng ikaw at ako ay matransform sa image ng Diyos o matransform ka sa image of the beast. So, sinasabi doon sa Revelation 13. Now, tingnan natin ulit. Ano yung mga point dito? It was the hand of God that formed man. Yung iyong mata, yung iyong pandinig, yung iyong panlasa, Diyos ang gumawa niya. Oh, siguro maganda example lang natin ng ano yan. Example natin. Guha tayo ng example. Okay. So itong si Guy, lumapit siya dun sa tindahan. Sabi niya, ate, gusto ko yung teddy bear mo. Merong hawak-hawak na puso, kulay pink. Ang laki, ang sarap ihag yung teddy bear mo. Magkano yan? Ayan ay mga 5,000 kasi maganda ang tela niyan. Ganito yan. Okay. So, bibilhin ko yan. Okay, binayaran niya. And then, dala-dala nung guy yung teddy bear. Pagdating doon sa bahay nung kanyang nililigawan, sabi niya, bagbigay kayo ng pangalan. Pangalan ng babae na nililigawan. Ha? Goypi? What? Ano? Noemi. Noemi? Yuhu! Noemi! Wala. Thanks. Where are you na? Dito na mi. Sa baba. O tago-tago pa yung teddy bear. And then, pagdating niya, binigay niya yung teddy bear doon kay Noemi. Anong pangalan ng lalaki? Ano? Joshua. Si Joshua at si Noemi. Okay. Sabi ni Joshua, Noemi, pinaka-iirog kong babae. Ingatan mo itong teddy bear na ginawa doon sa tindahan na binili ko ng malaking halaga sapagkat ito ay mahalaga para sa akin. Okay, tinanggap ni Noemi yung regalo ni Joshua, and then umalis na si Joshua. Pagkatapos na umalis ni Joshua, makalipas ang 2 linggo, bumisita ulit si Joshua doon sa bahay. Saan yung bahay? Sa ano? Bahay Seni? Lugar. Paliparan. Pumunta siya doon sa paliparan,
Saan galing siya? Buhat saan? Galing sa Area G? Okay. So, buhat sa Area G, pumunta doon si Joshua sa paliparan. Saan siya sumakay muna? Sa jeep. Okay, sa jeep. Sakay siya sa jeep. And then pagkatapos doon, pagpunta niya doon sa bahay, pinapasok siya doon sa bahay, and then you know what? Guess what? Nakita niya yung teddy bear na ano? Hindi. Ginagamit niyang pang map kasi malaki. Malaki yung teddy bear, malapad, malawak ang sakop. Ano kaya ang mararamdaman niyo? Anong mararamdaman ni Joshua? Ha? It hurts. It hurts, di ba? Ouch, kung tawagin. Ouch. So itong si Joshua, nasaktan siya sapagkat yung teddy bear na ibinigay niya kay Noemi, inaasahan niyang iingatan to at magiging, siguro ang ini-expect niya ilalagay doon sa kwarto, doon sa isang side ng higaan, na kung saan nandoon hawak-hawak yung puso ng teddy bear. Pero pagkakita niya, nakita niya yung teddy bear, pinangkuskos sapagkat ang sabi niya, maganda yung ano ng teddy bear sapagkat hindi ano siya. Parang mayroon siyang, alam niyo yun, sponge na hindi siya plain. Sumisip-sip siya ng tubig. Ganun ang ginawa niya dun sa teddy bear. Anong point? Your eyes, your ears, your nose, your mind are made by the hands of God. Kung gagamitin niyo yan sa ibang paraan, katulad ni Joshua na nagbigay ng teddy bear kay Noemi, nasasaktan din siya. Gamitin niyo yung mata niyo sa ibang paraan. Gamitin niyo yung tenga niyo sa ibang paraan. Ang Diyos nadudurog ang puso. Sabi ng Bible, the basis of our spirituality ay naandoon sa creation. Built in ito sa atin. Tingnan niyo mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Observe. Ubusin niyo ang oras niyo. Try this. If you want, ubusin nyo ang oras nyo sa games. Kasi galing ako dyan. Ubusin nyo ang oras nyo sa games. One day, mag-games lang kayo. Mag-experiment kayo. Subukan ko nga, sapagkat meron akong hobby na to, subukan ko one day or two days, three days, ubusin ko yung oras ko sa games. And you know what? Alam nyo mararamdaman nyo? Oftentimes, naramdaman ko yan nung wala pa akong work. Nung hindi pa ako bumabalik ulit sa AUP. Nung wala akong ginagawa. Wala akong tuition, so hindi ko alam kung paano gagawin. Until one time, tsaka na lang ako bumalik doon. Yung time ko, ginugugol ko sa games, alam ni Marlo yan, alam ni Sisikel, sapagkat may computeran kami doon. Yung pakiramdam ko sa sarili ko, alam niyo pakiramdam ko sa sarili ko? Useless. Sapagkat hindi ko ginagawa kung ano yung dapat sa akin. Ginagawa ko yung bagay na hindi para sa akin. Maaring may ginagawa tayo sa ating buhay, pero kung itong ginagawa natin sa ating buhay, ay hindi ito nakadesign para sa atin, hindi ito ginawa ng Diyos para sa atin, guess what? Isa lang ang bagay yung mararamdaman nyo, wala kayong kwenta. Yun ang mararamdaman nyo sa sarili nyo. God's creation. Next. On the basis of God's creation, sabi nyo, God created man in His own image. God created us. A spiritual being. Ano yung spiritual being? Mamaya malalaman natin yung spiritual being. God is a spiritual being, so we also are spiritual being. God created us in His own image. Sabi ng Panginoon, let us make man in our image after our likeness. Character and likeness. Let me check. Check natin. Ang team natin, nakalagay sa team natin ay, anong team natin ngayong gabi? Umaga? Ano yung team natin? Ano yung team ulit? Spiritual formation. Spiritual formation. And then iniisip ko, sabi dito, God created us into the likeness of the Creator, complete in Him, and was very good.
Isipin niyo si Jesus Christ. Ano ang meron si Jesus Christ na naiisip niyo na gusto niyong maging? Mahaba actually itong slides ko na to. Mag-isip lang kayo ng isang bagay, kasi spiritual formation ito. Mag-isip kayo ng isang bagay na pagkakilala niyo kay Kristo na gusto niyong maging. Ano, bata ako, sabi ko, Papa, gusto kong maging piloto. Gusto kong maging doktor. Tuwan-tuwa yung papa ko pag naririnig niya, gusto kong maging doktor eh. So ngayon, ang gusto ko, ang lagi kong sinasabi, paglaki ko, gusto kong maging bata. Yan sabi ko, paglaki ko, magkakameron din ako niyan. So ngayon ko yan sinasabi, kasi malaki na ako. Meaning to say, dapat meron tayong idea kung ano ang ating Panginoon na gusto nating gayahin. Bakit ganun? Anong kahalagahan nun? Kung wala tayong idea, wala tayong pagkakilala sa ating Panginoon kung ano siya, wala tayong gagayahin. Okay, mamaya malalaman natin kung paano yon. But men sinned. Nagkasala ang tao. Sino sa atin ang nakakaalam kung anong spirituality meron si Eva at si Adan bago sila nagkasala? Alam nyo ba yung pakiramdam nila noon? Alam nyo ba yung kanilang spiritual life bago sila nagkasala? Sino sa inyo naka-experience? Alam nyo ba yung experience nila? Hindi natin alam, di ba? May nakakaalam ba? Wala nakakaalam sa atin kahit isa. So meaning to say, hindi natin alam talaga kung ano yung spiritual life. Sapagkat, sila'y nagkasala, tayo nagkasala na rin, hindi natin alam kung yung original na spirituality. Nawala na yun sa atin. And then pumapasok na yung second point. On the basis of God's recreation, tayo ay nahiwalay dahil sa ating kasalanan. Yung ating spiritualidad ay naputol, nawasak, nasira. Pero sabi dito ng ating lesson, ito ay ibinabalik ng Diyos sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Parang humina yung aking mic. What happened? Again, the same pair of hands solid with wet clay at creation in the garden were streaked with warm blood in the redemption at Golgotha. Recreated for holiness. Paano ko ba i-explain sa inyo itong mga kabataan ko? Tayo, tinatanggap ng Diyos, hindi dahil tayo ay sumusunod sa 10 utos. Okay, ulitin ko yun. Medyo hindi nyo siguro na-absorb yun. Ulitin ko yun. Tayo ay hindi tinatanggap ng Diyos dahil sumusunod tayo sa 10 utos. Tayo ay tinatanggap ng Diyos dahil si Kristo ay namatay doon sa cross. Kahit anong sunod yung 10 utos, kung walang sacrifice si Jesus Christ, hindi tayo kayang tanggapin ng Diyos sapagkat tayo ay mga makasalanan. Meaning to say, mga kapatid ko, yung ating spirituality laging nag-start siya doon sa sacrifice ng ating Panginoon. Naputol ang relasyon natin sa Diyos, yung tao at relasyon niya sa Diyos, yung tao relasyon niya sa Diyos, naputol ito dahil sa kasalanan. Pero doon sa cross ng Kalbaryo, isinauli ito ng ating Panginoon. Next. On the basis of the Holy Spirit sanctification, you and I, tayo sa lugar na ito, araw-araw tayong sinusuyo ng banal na Espiritu sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon, na yung ating spiritualidad ay magkameroon ng meaning o magkameroon ito ng tunay na spiritualidad. And then sabi dito, on the basis of Christ's longing to share us God's character, God's love, and God's mission for humanity. His likeness with the Father, yan yung mga spirituality na gusto niyang ibigay sa atin. Now, okay,
What are the stages of spiritual growth? Ito na, mga kaibigan ko. Bantayan nyo ito. Gusto kong i-take note nyo ito. Mark 4:26-29. Ito yung mga stages at malalaman nyo sa mga sa stages na ito, bakit kayo ay iba't iba? Bakit merong pagtatalo at bakit merong hindi pagkakaunawaan sa ating bilang mga magkakapatid? Sabi dito, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi, hindi niya nalalaman kung paano. Ang spirituality ay inihantulad doon sa isang binhi, sa isang buto. Sino na sa inyo nakapagtanim? Okay. Paano itinatanim ang isang binhi? Saan siya inilalagay? Sa lupa. Pag naibaon na sa lupa, alam nyo pa ba ang nangyayari? Hindi na. Maliban na lang kung yung lupa nyo ay transparent. So kung dahil ang lupa nyo ay hindi transparent, kapag binaon nyo yung binhi, hindi nyo alam kung ano nangyayari doon. Okay? Next. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman ng unang ang unang usbong saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil, ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Meaning to say, mga kaibigan ko, ang spirituality natin ay nakikita na meron tayong spirituality kapag meron itong bunga. Pero yung changes, hindi ito agad-agad. For example, sino sa inyo ang nagtanim ng kalamansi, na kapag tanim nyo ng kalamansi, kinabukasan o sa isang linggo, sasabihin nyo doon sa binhi ng kalamansi, nasa na yung kalamansi? Bakit hindi pa nagbubunga yung kalamansi? Sino sa inyo ang nakapagtanim na ng ganon? Na kapag tinanim nyo yung binhi, bukas sasabihin nyo, ba't hindi ka pa nagbubunga? Nasaan ka na? Hindi tayo ganon magtanim. Tama ba? Okay. John 12:24. Sabi dito, wala sa posisyon. Ah, ganun ba yun? Okay. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Okay, tingnan natin. Imagine nyo ang spirituality dito sa verse na ito. Paano nag-uumpisa ang spirituality? Anong umpisa meron ang spirituality? Spirituality starts with death. Ang spiritual life natin nag-uumpisa sa death. Death to self. Ang Christianity is not about to change ourselves, but exchange of life. Hindi ang pagiging Kristiyano, ang pagiging spiritualidad ay hindi upang baguhin. Ano ulit yung salita? Ano yung word? Hindi upang baguhin yung ating sarili, kundi upang makipagpalit ng buhay. Marami kasi ano, marami kasi lalo na yung mag-New Year's resolution na, ang New Year's resolution ko, babaguhin ko na yung aking diet. Kasi tumataba na ako. Sino na dito yung tumataba-taba na? Last year, yung pagtingin nyo, mas alam nyo yung tumaba na. O magbabawas na ako ng aking kinakain sapagkat ako'y tumataba na. So, marami New Year's resolution, pero ang spirituality ay hindi upang baguhin yung ating sarili, kundi makipagpalit tayo ng buhay. Kaninong buhay kaya yon? Buhay yon ni Kristo. What are the stages of spiritual growth? Number one, eto na. Isulat nyo to. The chaotic and antisocial stage. Yan yung stage one. Spiritual growth yan. Stage one yan. Chaotic
and antisocial stage. Sabi dito, dito sa stage na to, marahil yung iba sa inyo ganito, nandito sa lugar na ito. Sabi dito, people are antisocial because they care only about themselves. Ito yung mga tao, mga kasama natin sa church, na yung kanilang spirituality, ang iniisip lang yung kanilang sarili. Op, huwag nyo nang isipin, huwag nyo lalagyan ng pangalan, huwag nating ilalabas yung pangalan nila sa bibig natin, pero meron tayong mga naiisip. Na itong mga taong ito ay yung ang iniisip lang yung kanilang sarili. Ayaw nila yung kapakanan ng iba. They are spiritually undeveloped. Their lives are chaotic because they are unprincipled. Wala silang mga prinsipyo pa sa buhay. Pabago-bago. Minsan ganito, minsan oo, minsan hindi, minsan sige, minsan huwag. Minsan sasabihin niya mali yan, minsan sasabihin niya yung maling yun, tama din yan. Sila yung mga taong ganon. Chaotic stage, wala pa silang prinsipyo. Andito sila sa stage 1. Ano pa sila? Their lives, okay. Most of them had major social problems as adults. Meron silang problema sa pakikihalubilo. Hindi sila magaling makipag-usap, makisalamuha. Ito yung nasa, mga taong nasa stage 1. Tapos na? Mamaya, babalikan natin yan. So okay, some bright adults learn to do the expedient thing to function well in society but remain unprincipled. Yung mga taong mga professional o mga taong merong galing, bagaman marunong silang makisalamuha, alam nila kung paano nila babantayan yung sarili nila, they remain unprincipled. Ito yung mga taong nasa stage 1. Behind the scenes, they make all decisions based on preserving themselves and are extremely manipulative. Ito yung mga taong nagmamanipulate. Ah, paano ba yun sa Tagalog yung nagmamanipulate? Ano yung sa Tagalog yung manipulate? Yung bang gusto nila kayo ay kikilos dahil sa gusto nila. Okay? Kinokontrol kayo. Yun, yung mga taong yun. Gusto kasi nila na i-preserve yung kanilang sarili. Ito yung mga taong nasa stage 1. Okay? Eventually, most people realize that this first stage is basically chaotic and unproductive. Tapos, naisip nila na yung ganong ugali, yung pag-control, pag-manipulate sa bawat isa ay hindi maganda, nare-realize nila ito. At nagkakameroon sila ng biglaang, kadalasan ay biglaang realization, at sila ay nagkakameroon ng pagbabago. Ah, magulo yung kanilang buhay, walang sa ayos, ayoko na ng magulong buhay. Chaotic, wala sa ayos, wala sa order. Ang sasabihin nila, ayoko na ng ganito. And then nagkakameroon sila ng conversion, pagbabago. Pumapasok sila doon sa stage na the formal institutional stage. Ito yung spirituality nila. Okay, ano naman to? Many times it involved a religious conversion. Mali yun. For some, the conversion may be to another structure such as highly organized structures, business or military. Nagugustuhan nila yung mga maayos na sistema. May structure na. Kasi dati, yung buhay nila walang ayos, walang organized. For example, dating walang pathfindering. Walang kaayusan ng mga kabataan, patakbo-takbo kung saan-saan. Ligaw dito, ligaw doon, tambay dito, tambay doon, tambay doon sa labas, upo doon sa labas. Ganon yung mga kabataan. And then one day, meron dumating na leaders, AY leader, pumasok, pangalan ng AY leader. Alvin. Dumating si Alvin na AY leader and then sinabi niya, oops, lahat ng nasa labas, pasok. Ganito ang sistema natin. Gagawa tayo ng sistema na magiging maayos ang mga kabataan. Kapag dumating sa ganitong oras nito, merong kabataang magbabantay doon at merong mag-aashir. And then sabi nung isang bata, dating galing siya doon sa stage 1, sasabihin niya, wow, ang galing nito. Merong kaayusan. Gusto ko to. Dito na ako.
maayos. Gusto kong maging ganito, gusto kong maging maayos. Nagustuhan niya dahil merong kaayusan. Ito yung mga taong nasa stage 2. Gusto nila yung merong structures, merong sistema na sistema doon sa kanilang church. Such converted people love the new structures because it has given shape and meaning to the life that was previously disarray. Nagkameroon sila ng panibagong meaning sa kanilang buhay kasi dati magulo, ngayon hindi na magulo. Meron ang nagpapaupo, minsan siguro siya yung magiging officer para magpaayos ng church o magpakanta, magbuo ng choir. Nagugustuhan niya na sapagkat meron ng maayos. Okay, many church members, listen, yung membro nyo daw sa church, karamihan ng membro nyo sa church ay nasa stage 2. Karamihan ng members sa church ay nasa stage 2. Bakit? Institutional change because people have become attached to the institution or structure of the church. Formal stage because they are wedded to the forms and structures of religion. That is why church members tend to get upset over the changes in such thing as liturgy of or order of worship or order of service. Tingnan nyo, may baguhin kayo sa inyong church, malalaman nyo na yung taong yun ay nasa stage 2, kapag sabi niya, pag hindi siya agad, kapag siya ay agad-agad tutol doon sa gagawing pagbabago doon sa church. For example, panibagong kanta. Huh? Ano yung kantang yan? Bakit ganyan yan? Take note, stage 2 person. Yan yung mga stage 2 person. Ayaw nila ng mga pagbabago kasi natatakot sila na magbalik sila doon sa stage 1 na walang ayos. Ngayon, itong mga stage 2 na to, pag sinabi mong ganito, ganito may pagbabago, huwag ganyan. Kasi baka bumalik ako doon sa dati na walang ayos. Gusto ko yung nasa ayos lang. Ito yung mga stage 2 person. Kapag merong babaguhin doon sa form of worship, sila yung mga taong tututol. Stage 2 people. Order of service. New Bible translation. Kahit yung mga Bible translation, ayaw nila ng mga bagong translation. Sabi na, ano ba yan? NIV? Ano ba yan? New King James Version? Ayaw nila yon. Ayaw nila yon. Meron kaagad silang prejudicism doon. Sapagkat stage 2 people sila. Ayaw nila ng walang kayusan. Okay. To them, it seems as if they are slipping back into the chaos they escape from. Stage 2 people serve God, who is basically external to them. The problem with stage 2 people are this. Yung Diyos, ang pagkakilala nila sa Diyos ay hiwalay sa kanila. External. Next. The idea of God living in them may be acceptable in theory, but in practice it's hard to actualize. Maari meron silang idea na ang Diyos ay buhay, pero nahihirapan silang i-actualize yun. Hindi nila maunawaan kung paano yun. Children growing up in relatively stable and loving homes often do not go through stage 1 in a rebellious way, but naturally become socialized into faith of their parents. Having internalized the basic principles of their parents, they are comfortable at stage 2. See? That's why maraming church member ang nasa stage 2. Kasi kadalasan sa inyo, kayo ay hindi galing sa labas ng Adventism. Sino sa inyo ang hindi Adventist dati? O yung walang anto? Pinanganak sa loob ng Adventist family. Taas ang kamay. Yung mga taong ipinanganak sa loob ng Adventist family. O lahat kayo converted? O marami, no? Meaning to say, yung spiritual growth nyo, kadalasan pumapasok agad kayo sa stage 2 sapagkat namanan nyo na yung sistema doon sa inyong mga magulang. Hindi na kayo kadalasan dumadaan sa stage 1. Okay, ano naman yung stage 3? The skeptical individualization stage. Tandaan nyo to ha, sapagkat mamaya ipapakita ko sa inyo bakit nagkakameroon ng pagtatalo-talo. Some stage at stage 2,
their whole lives. Merong mga taong nagstay na lang dun sa stage 2. Hindi na sila nagbago. Hindi na sila nagbago. Kung ano yung kinagisnan nila, ganun na rin sila. Kaya pag tinan nyo, pag meron kayong mga ngaral kayo, meron kayong maririnig na dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, dito na ako nakapag-asawa sa religion na to, dito na rin ako mamamatay. Pag narinig nyo yon, ganun din yung katulad din sa nararanasan natin. Ito yung mga taong nasa stage 2 ng kanilang spirituality. Nasanay sila sa structure. Okay? Some stay at stage 2 their whole lives, but many others move on to stage 3. Ano yung stage 3? Skeptical. Ano yung skeptical? Ano yung Tagalog sa skeptical? Yung mga nagdududa-duda. Agnostic stage. Okay? A transitions that often happens in adolescence. Young people begin to question the simple answers they have received as children from parents or teachers. Ito yung mga, kadalasan ito yung mga nangyayari sa kabataan, skeptical stage. Kini-question ngayon, bakit ganun? Bakit si kapatid ganun? Bakit ganun yung sinasabi niya? Bakit ganito yung ayos nung ano? Bakit ganun? Doon nakalagay yun. Bakit yun ang, bakit ganun yung pagkaintindi niya doon? Puro bakit, puro bakit. Kasi nagtatanong sila sa isip nila, bakit ganun? Ito yung skeptical stage. Individualization. It may happen later in life for others who suddenly find themselves confronted with a new intellectual challenges or flagrant inconsistency in a trusted institution or structure. Kini-question na nila ngayon yung kaayusan noong mga nasa stage 2. Kaya yung stage 2 at stage 3 kadalasan na nagtatalo yan. Yung stage 2 ay pabor na pabor doon sa form and structures. Tama ba? Tama? Yung stage 3 naman, kine-question niya yung mga structures, yung mga kaayusan na meron doon sa church. Anong mangyayari? Away. Pero parihas silang nasa stage of spirituality. Kaya merong mga nagtatalo-talo. Nagtatalo-talo sila, hindi dahil mali yung isa, kundi nandun sila sa stage ng kanilang spirituality. Yung pagbabagong hindi nila ma-explain sa kanilang sarili, bakit ganito ako? Okay, sample-samplean ko kayo ng sa akin sarili. Dumating sa point na ako ay naging legalistic. Legalistic. Ano yung word ulit? Legalistic. Pag sinabing legalistic, ay gagawin mo lahat ng mga bagay na yon sapagkat alam mo yun ang tama at yun ang inuutos ng Panginoon. Sapagkat hindi mo ginawa yun, hindi ka maliligtas. So yung mga kapatid na alam kong merong may mga payong ibinigay si Mrs. White, alam kong na ganito ang sinabi ni Mrs. White, and then hindi nila ginagawa, ang tingin ko agad doon, backsliders tong mga to. Yun ang tingin ko, backslider tong mga to. Na unknowingly na yung aking spiritual life, hindi ko nakikita na maaring hindi nila alam o maaring iba yung kanilang pagkauna, maaring wala pa silang background kaya hindi nila pinapractice. Hindi ko alam yon. Ang iniisip ko lang, backslider tong mga kapatid na to. Legalistic. Sabi dito, whatever the case, those who once settled in faith now have doubts. It is highly disturbing to parents and friends and often disconcerting to the doubters themselves. Kaya yung mga tao, mga kabataang nasa stage 3 at hindi sila nakapagpanagumpay, kadalasan lumalabas sila sa church kapag hindi sila nakahanap ng tanong. Nang sagot doon sa kanilang katanungan. Skeptical stage. Maaring dumating yan sa inyong buhay. Na one day magtatanong kayo, bakit nangingilin ako ng araw ng Sabat? Di ba ang Diyos naman ay pag-ibig? So, kung ang Diyos ay pag-ibig, hayaan niya akong mabuhay. Ang kinabubuhay na meron ngayon sa mundong ito ay magtrabaho kahit araw ng Sabat. Maunawaan ako ng Diyos. Kapag kayong mga kabataan ay dumating sa stage 3 at hindi kayo aware sa ganitong bagay, maaring lumabas lang kayo sa church at di na kayo bumalik. Sapagkat hindi nyo alam na yung pala ay part na nangyayari sa inyong buhay
akala nyo lang ay nahihirapan kayo, akala nyo lang na mali ang Seventh-day Adventist, kaya kayo lumabas ng Seventh-day Adventist. Hindi. Ito ay stage sapagkat tayo ay nagkasala, dahil yung stage na to, yung pagsasauli ng Panginoon na to, merong process siyang dinadaanan na kung saan minsan hindi natin naiintindihan. Ang sumunod doon, yung mga nakaslampas doon sa stage 3, pumapasok ito doon sa mystical communal stage. Ano ulit? Mystical communal stage. Sabi dito, with love, understanding, nurture, and the grace of God, many are able to move on to the fourth stage. Mystical means, first, such fourth stage people see an interconnection beneath the surface of things. They begin to connect what they have learned and experienced in new ways. And at deeper level, they had previously recognized God fits with more and more of their lives. Ito yung mga taong tumitingin sa mga bagay na akala mo'y natural lang. Pero sa isip nila, ang nakikita nila doon sa mga natural na bagay ay kumikilos ang Diyos. For example, yung iba, nagta-tight sila. Sample lang ko to, reality to. Magta-tight sila, mag-o-offering sila. Yung iba, magta-tight ako, kulang na nga yung pera ko, magbibigay pa ako. 'Di ba? Yun yung kanila. Pero itong mga nasa mystical stage, mystical communal stage, nalalaman nila na ang Diyos ang nagpo-provide sa kanila araw-araw. Kahit kulang, naniniwala sila na ang Diyos ang laging magpo-provide sa kanila. Ito yung mga taong nakakakita ng provision ng Diyos kahit sa mga maliliit at mga malalaking bagay. Ito yung mga taong yon. For example, evangelism. Mangangaral kayo. Anong unang sasabihin sa inyo? Pupunta doon sa ano? Sa treasurer. Ang sasabihin sa inyo, walang budget. Oh. Pero para doon sa taong mystical, na nandun siya sa stage na to, hindi. Walang pera? Hindi. God will provide. Pero yung mga nagsasabing laging walang pera, wag natin gawin yan. Anong stage yung mga taong yan? Stage 2. Umaasa sila, nakarely sila doon sa structures. Kinakailangan pa nating makaipon ng offering. Siguro by after 4 months, tsaka pa lang tayo makakaipon ng offerings na ganito kalaki, kaya tsaka tayo makakapag-ministry. Ito yung mga taong yun, naka-rely sa structures, stage 2. Hindi, sasabihin naman nung stage 3, ano naman yan? Bakit ganyan? Magtatanong siya nung stage 3, and then nagtatalo yung stage 2 at stage 3. Doon sa apat na stage na to, yung stage 1 at stage 4, madali yung pakisamahan. Yung mga stage 1 na tao, stage 4 na tao, madali yung pakisamahan. Yung stage 1, kadalasan nagre-reklamo lang yan. Stage 4, i-cheer up ka niyan. Kaya yan. God will provide. God will lead us. God will help us. Yan yung mga stage 4. Pero yung stage 2 and stage 3 person, ito yung mahirap pakisamahan, pakitunguhan. Lagi silang mayroong pagtatalo. Second, mystical, it has its roots that the word mystery, people at this stage can live with mystery. Not all questions can be answered in our life, but God does have an explanation and we can live life trusting those mysteries to Him. Communal in nature, such people naturally reach beyond the selfish borders of individualism and by their service and caring touch the lives of those around them. Okay, what should I do now? So what? Pagkatapos na mapakinggan nyo to, ano ang gagawin nyo ngayon para sa inyong spirituality? Ano yung plano nyo ngayon, mga kabataan? Ano yung plano nyo ngayon sa inyong spirituality? Diba, lumalabas na. Sabi dito, be convicted of theological and experiential centrality of spiritual life. Hindi lang theological ang spirituality, kundi experiential. Ang point na dapat nyong gawin ay ganito. It is experience. Heart to heart
communion with God. Kung walang time sa pakikipag-usap sa Diyos, wala tayong spirituality. Sino sa inyo yung nagkameron na ng sweetheart? Nagkameron na ng sweetheart? Wala. Wala na lang rin. Huwag ko na lang itaas yung kamay ko kasi baka magkameron ako. Okay. Paano nabubuo ang relationship? Naliligaw. Ano pa? Ano pa yung mga ingredients? May spark? And then, ano pa? Paano nabubuo yung relationship? Communication, okay. Lahat yan, tama yan. Ano pa? God-centered, okay. Nagpipray, okay. Ano pa? Naghihintay, okay. Ano pa? Well, meron pa akong hindi isa pang naririnig. Lahat ng yon, hindi yun mabubuo kapag sa isang salita. Hindi yun feelings, okay? Hindi yun mabubuo, feelings, God-centered, lahat ng sinabi nyo, hindi yun mabubuo yung relationship na yun kung walang time. Kung walang time. Walang mabubuong relationship kung walang time. Agree ba kayo doon? Agree? Yung text, it requires time. Yung message mo, tawag, it requires time. Letter mo, it requires time. To build a relationship, it must require time. Kung walang time sa Diyos, then therefore, walang relationship sa Diyos. Are you getting me? Hindi, paglabas natin kasi dito, ang problema, marami tayong narinig. And then, alam natin na time ang kailangan. Pero sa practical, sa actuality, busy rin tayo. Busy tayo, mas marami tayong time sa Facebook. Mas marami tayong time sa iba't ibang bagay. Mas marami tayong gagawin na hindi na natin. Minsan, yung ginagawa natin, klase, assignment, requirements, mas marami pa tayong time dyan, friendship, mas marami pa tayong time. Nakaka-develop tayo ng time sa ibang mga bagay na doon tayo nagkakameron ng relationship, pero yung time sa Diyos, pag nawala yan, wala rin tayong relationship sa Kanya. Next, notice the fruit of spirituality. Magandang tandaan nyo, halimbawa ay, nung unang buwan, napansin nyo na mainitin ang ulo nyo. Lumapit kayo sa Diyos, Lord, ganito ako, tulungan mo ako. And then after that, after 2 months, nakita nyo yung pagiging mainitin ang ulo nyo, nabago siya. Wala na siya. And then sabihin nyo, Lord, thank you. Thank you. Pansinin nyo yung inyong mga pagbabago sapagkat ito ay nakakatulong sa inyo, nakakapag-encourage sa inyo. O halimbawa sabihin sa inyo, sino sa inyo dito nag-workout? Nagpapalaki ng muscle, katulad ko. Ha? Sino sa inyo? Daryl? Okay. First week, nakita nyo, mayroon changes. After ng 2 weeks, nakita nyo may changes. And then workout pa kayo. Nakikita nyo yung pagbabago. Habang nakikita nyo yung lumalaki yung muscle nyo, anong pakiramdam? Saya, di ba? Gusto nyo pang ulit-ulitin kasi nakikita nyo yung bunga ng pagbubuhat nyo, pagma-muscle building nyo. Gusto nyo ulit-ulitin sapagkat nakikita nyo yung resulta. Kapag meron tayong nakikitang resulta sa ating espiritualidad, tandaan natin yun. Oops! Binago ako ng Diyos. Ano pa kaya ang gusto kong hingin sa Diyos? Baka meron pa akong pwedeng hingin. Dadagdagan pa. Notice the fruit of spirituality. Be honest with God. Kung galit kayo sa Diyos, sabihin nyo, at least mas maganda yung sinasabi nyo. Honest kayo sa Diyos. Lord, masama ang loob ko. Hindi yung katulad nung, Lord, okay lang ako. O kaya, friend, kumain ka na? Friend, kumain ka na? Hindi, okay lang ako. Busog ako. Prok. Kumain ka na? Busog ako. Sakit. Mas maganda, maging tapat tayo. Be honest with God. Kung masama yung pakiramdam natin, may tampo tayo sapagkat hindi pa ina-answered yung prayers natin, sabihin natin sa Diyos. Kapag honest tayo sa Diyos, nagkakameron tayo ng relationship sa Diyos ng pagiging
transparent tayo sa Kanya. Wala tayong itinatagong space na nakatago sa Kanya. Lahat gusto nating buksan sa Diyos. Ano man yun, be honest with God. Yan ang gagawin natin. Recognize the key role of the Holy Spirit. Tandaan natin, alamin natin kung paanong kumikilos ang Diyos sa pagbabago sa ating buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Keep reading, studying, and listening to learn more about spiritual life. Nandito kayo sapagkat meron kayong purpose, hindi upang mag-selfie. Okay? Nandito kayo hindi upang mag-selfie. Meron kayong purpose. Your primary purpose is to know your spirituality. To understand what spirituality is. Keep reading. Read books about spirituality kasi one day magkakameroon kayo ng spiritual crisis, hindi nyo alam kung sinong tutulong sa inyo. Wala kayong malalapitan, magbabackslide na lang kaya ako kasi ang bigat na nang nararamdaman ko. Yung iba nagsisuicide kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila sa kanilang spiritual crisis. Yung iba nag-aasawa ng wala sa panahon kasi akala nila yun ang solusyon sa kanilang spiritual crisis. Akala nila yung makakapagbigay ng ginhawa. Eh kung dumating sa inyo yung mga kabataan, dumating yung spiritual crisis sa inyong buhay, hindi nyo alam kung anong susolusyonon dyan. Eh kung nakakita kayo ng gwapo dyan, katulad ni ano, ni, you know? Ni? Aldridge? Luis? Eh mga dalaga dito, pag nagkameron kayo ng spiritual crisis, hindi kayo aware doon sa spiritual crisis na yun, nakakita kayo ng gwapo doon sa kabilang bench. Paano yun? Eh yung nandun sa kabilang bench ay kulokoy. O kaya naman, si gwapo to nagkameron ng spiritual crisis, hindi nyo alam na yung babae yun hindi pala marunong maghugas ng plato. Niligawan mo, naging napangasawa mo, hindi pala marunong magluto. Akala mo yun yung solusyon sa iyong problemang spiritual life. O diba? Ay dinapahamak na. Akala nyo ang gwapo-gwapo ni ano? Ang gwapo, akala nyo macho-macho siya. Yung pala, kaya malaki yung muscle, laging nandoon sa bodybuilding. Doon sa gym. Yung pala, hindi marunong magkarga ng bata. Patay na. Nagigets nyo ba mga kabataan? Hello? Yan. May concern lang ako sa inyo mga kadalagahan. Okay? How many meals, o mga kabataan, how many meals do we have, meals, in one day? 3. 3, di ba? How many meals in 1 week? 1 week. Parang, hello, check. 21. How many meals in 1 month? 84. Okay, mga kabataan, sarap talaga makipag-usap sa mga kabataan, no? How many meals can you cook? 1? Oh, therefore, kapag nag-asawa ka, pritong itlog sa umaga, pritong itlog sa tanghali, sa gabi, pritong itlog, kinabukasan, pritong itlog ulit. Kaya kapag nagka-problema kayo sa spirituality nyo, tapos hindi nyo alam ang inyong gagawin at nakapag-asawa kayo ng wala sa panahon, itlog lagi araw-araw ang ulam nyo. May itlog sa talong, itlog sa ampalaya, iba't iba. Kaya keep reading, studying, and listening to learn more about spiritual life because spiritual life is not an easy one. How many minutes do we have? 15? Seek mentorship and spiritual guidance. Ako, hanga ako dun sa mga kabataan na kapag nagkakameron ng sweetheart, lumalapit sa pastor. Pero yung mga masikreto, delikado. Delikado. Seek mentorship and spiritual guidance. Meron tayong mga pastor. Meron tayong mga elders. We can open to them our problems. Yung mga spirituality natin. Anong gagawin natin? Because yung mga matatanda, meron silang experience na hindi nyo mababasa sa libro. Meron silang mga solusyon sa buhay, solusyon sa problema na hindi nyo mababasa sa libro. Kaya meron tayo
sa kung ano yung gagawin natin para sa ating spiritual life, mag-seek tayo ng payo, humanap tayo ng payo sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, sa ating mga elders. 7, submission signified by specific commitment is crucial. Kapag katapos nyong malaman lahat ng discipline, ang sabi dito, ay yung commitment ay napakahalaga. Kung walang commitment, walang kwenta. Sayang lang yung pagpupuyat nyo kaya. Sayang lang kaya yung pandesal na kinain nyo kanina. Sayang lang yung mga sopas na kinain natin kanina kung wala tayong commitment. Is there something we can do to develop spirituality? Ang sagot is no and yes. No, sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng spiritualidad natin. Yes, sapagkat meron tayong pwedeng gawin. Spiritual disciplines or devotional life are, ito daw yung mga spiritual disciplines natin, not a way to earn merit before God. Hindi natin ginagawa yung ating fasting, yung ating Bible reading to earn salvation. Not a legalistic rule, na-explain ko na yan kanina, not in their outward practice a judge or indication of true spiritual life. Hindi natin po pwedeng gawing panghatol sa ibang tao. Sabihin mo, oy ako, vegetarian na, ikaw hindi. No. Yung spiritual natin, hindi natin po pwedeng gawing batayan para sa ibang tao. Not effective through building our willpower. Hindi ito parang self-help na parang ginagawa pang motivation natin. No. Ito ay by God's, kasama nating nagtitrain, kasama ang Diyos. Yan ang spiritual discipline. Comes from a spirit-given seeking after God or is the result of His grace and love already working in us. Kung yung spirituality natin, meron tayong merong spirituality sapagkat ito ay binigay ng Holy Spirit sa atin buhay. Open space for God to work in us and transform us. Nagbibigay ito ng puwang para sa Diyos na makakilos sa atin. Train us in righteousness, results in spontaneity. Spontaneous siya. Natural lang na nagkakameron tayo ng spiritual life sapagkat ginagawa ito ng Holy Spirit ng Diyos sa ating buhay. All must be accepted within God's grace, mga kaibigan ko. Lahat ng discipline na itinuro sa inyo, na inilista nyo, ay under siya ng biyaya ng Diyos. Ito yung spiritual participation. Ano yung inyong gagawin? Tingnan nyo. Kung paano nyo i-maintain yung inyong spiritual life. Number one is what? Prayer. Number two, repentance. Lapit lang ng lapit sa Diyos pag nagkakamali. Huwag manatili sa pagkakamali. Number three, worship. Hindi totoo na meron kang spirituality kapag walang worship. Kapag pinapabayaan ng magulang yung kanilang worship and then sasabihin niya may relasyon sa Diyos, problemado yun. Problematic yung ganun thinking. Meditation. Nagmi-meditate siya doon sa salita ng Panginoon. Ibinabaon niya sa kanyang isip at sa kanyang puso yung salita ng Panginoon. Hindi yung pagdinig dito, labas dito. Marami tayong mga ganun. Marami tayong mga ganun kabataan. Sermon dito, labas dito. Kaya walang nangyayari. Napakalaki ng role natin. Examine of conscience. Alamin natin, one day, after a day, i-evaluate natin yung ating sarili. Evaluate natin yung ating sarili kung ano yung mga bagay na gusto kong ilapit sa Panginoon para magkameron ako ng pagbabago. Some of you are writing, taking notes, and that is good. And then, pagkatapos nitong meeting na to, evaluate yourselves. Ano yung mga bagay na hindi nyo nag-grab sa opportunity? For example, taking notes. Yung iba sa inyo, wise, nagtitake notes. That's good. After this, marirealize nyo, sasabihin nyo, in-examine nyo yung sarili nyo, sabihin nyo, hindi ako nag-take notes. One day, may mga kaibigan ako na magsisik sa akin ng counsel, wala akong may payo sa kanila sapagkat hindi ko na maalala kung ano yung lecture dito. Take notes. Examine of conscience. Evaluate ourselves. Bible reading and study.
Too much busy, too much time sa ibang mga bagay, mawala ng Bible reading, magbadadown yung ating spiritual life, yung ating relationship. Evangelism, some of you are not interested in evangelism. Maraming mga adults ang hindi na interested sa mga evangelism. Huwag kayong pahawa, mga kabataan. Sapagkat ang spiritual life, kasama sa ingredients ng spiritual life, ang evangelism. Sama lang ng sama. Kahit hindi nyo alam yung sa umpisa kung anong gagawin, sama lang kayo, matututo rin kayo. Sinama lang ako ni Kuya Lino. Sinabi lang sa akin ni Brother Fernando, bukas, ikaw ang mag-lesson study. Ha? Na hindi pa ako nakakatayo sa unahan, ako ang mag-lesson study. Pinag-lesson ako study dito ni Fernando Camacho. And then, nung nagsalita ako, nag-lesson study ako, pakiramdam ko, wala akong kwenta mag-lesson study. And then, lumapit sa akin si Brofer, sabi niya, kaya mo naman pala. Galing mo nga eh. Sabi ko, pakiramdam ko sa sarili ko, wala akong kwenta, pero ayos yung sinabi niya. And then, from that time on, nagkameron ako ng eagerness na to develop, train, equip myself more and more. Kung wala sila, wala si Brother Lino, walang mga taong ginamit ang Diyos, nagpagamit sa Diyos, wala rin Dave na magsasalita sa inyo ngayong gabi. Evangelism, take part. Sali kayo dyan kahit hindi nyo alam sa umpisa. Matututo rin kayo. Ang mga bata nga eh, tinuruan nyo ba silang magsalita o natuto lang silang magsalita? Yung mga bata, yung mga sanggol, 2 years old, nagsasalita na sila. Tinuruan nyo ba silang magsalita o natuto silang magsalita? Natuto lang sila. Bakit? Lagi nilang kasama yung kanilang magulang nagsasalita ng Tagalog. Eh kung English yung salita nila, English din yung salita nila. Meaning to say, kung sino yung lagi nyong kasama, yun ang matututunan nyo. Eh kung ang lagi nyong kasama ay yung mga pasaway, eh di, anong matututunan natin? Pasaway. So, sali lang tayo sa mga tao. Hanapin natin yung mga taong merong spirituality. Mahahawa kayo sa kanila. Ang spirituality ay nakakahawa. Fellowship. Join tayo sa mga ganitong gatherings. Encourage natin yung wala na sumali sa ganitong mga gatherings. Now, lastly ay service. Paglilingkod. Paglilingkod. Asali sila eh. Lastly ay stewardship. Ano yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Sabi dito ng isang tao rin na naghahanap ng kanilang spiritual life, sabi dito, in the past several years, I have come to realize my spiritual struggle is directly related to my desire to control God. Yan ang problema ko. At marahil yan din ang problema ng iba dito sa inyo. Yung problema natin sa spiritual life, hindi tayo makalago dahil gusto nating i-control ang Diyos. Hindi natin gustong Diyos ang kumontrol sa atin. Yan ang kadalasan nangyayari. Another ay sabi dito, it is more important for me that I walk daily with God than it is to reach a destination. My friends, kabataan, ang inyong spirituality is not an overnight. Tapos na itong ating Bible conference na ito, bukas anong gagawin natin? Ang spirituality natin is a journey. It's not a destination. It's a journey. Daily walk with God. Galatians 2:20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang pagiging Kristiyano, kagaya na sinabi ko kanina, hindi natin binabago ang ating sarili, kundi nakikipagpalit tayo ng buhay kay Kristo. Si Kristo, kinuha niya yung buhay natin, kinukuha natin yung buhay niya. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. What is therefore spiritual discipline? Okay. What is spiritual discipline or devotional life? Ang sagot ay, ano daw yung spiritual discipline or devotional life natin? Space.
your space for God. Give space for God. Too much busy. Marami tayong busy. Dinadagdagan natin ang dinadagdagan yung sarili natin. Wala na tayong space sa Diyos na makakilos siya. Yung spirituality natin namamatay. Space. Kung gusto nyong isipin ang inyong spiritual life, isipin nyo lang yung space. Anong ginagawa nyo sa space? Hinahawan nyo lang, op, masyado nang crowded yung aking time, maghahawan ako sa aking time, tatanggalin ko tong dito, hahawiin ko yung time ko dito, gusto ko ibigay ito sa Panginoon. Lagay kayo ng space para sa ating Diyos. Sabi dito, Revelation 3:20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan na tumutuktok. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Space. Busy-busy ang mga Kristiyano, pero ang Diyos ay nananawagan sa space sa puso niya, sa puso ng bawat isa at sa tahanan ng bawat Kristiyano. Pakinggan natin sinulay. Habang kumakanta si Nulay, mananawagan ako sa inyo mga kabataan. Kung sino sa inyo ang gustong maglagay ng space para sa Diyos, mananawagan ang Panginoon. Mag-commit kayo ngayong gabi sa Kanya. Tumayo kayo. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, busy-busy na ang aking buhay. Pero this time, gusto kong gumawa ng space para sa iyo. Gumawa ng space sa iyo sapagkat alam ko, nakita ko ngayong gabi na mayroong nawawala sa akin na kailangan kong lagyan ng space. Kailangan kong lagyan ka ng space sa araw-araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan. Ngayong gabi, gawin natin mga kaibigan. Hindi dahil sa mayroong tumatayo, kundi bumikin kayo at sabihin mo sa Diyos, Lord, gusto kong bigyan ng space sa puso ko. I know what I need. Alam ko yung kailangan ko sa aking buhay. Alam ko na meron akong hinahanap sa buhay na ito na hindi ko maramdaman sa ibang mga bagay. At alam ko na ikaw lang ang makakapagbigay nito sa akin. Kaya Lord, andito ako. Gusto kong bigyan ka ng space. Friends, stop crowding yourselves with things that are not profitable.
tanggalin natin yung mga bagay na nakakaharang sa Diyos sa ating mga puso. Maraming mga bagay na gumugulo. Pero ngayong umaga, ngayong gabi, bago tayo lumabas, bago tayo mangaral sa iba, sabihin natin sa ating sarili, sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, gusto kong magkamera ng space para sa iyo. Pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa buhay ko. Nilalagyan kita ng space. Let's pray. Panginoon, ngayong gabi, narito ang mga kabataan. Nakikita mo, Panginoon, ang desire ng aming mga puso. Ang mga pagnanais, nalalaman mo ang nilalaman ng aming mga puso. Merong mga iba't ibang dahilan na gumugulo sa aming isipan. Marahil mayroong ibang dahilan, kaya kami naririto. Pero sa mga oras na ito, Panginoon, idinadalangin namin na Ikaw ang siyang maghari sa aming isip, sa aming puso. Panginoon, sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, maraming gumugulo, maraming mga gawain na nakakalimutan ka namin bigyan ng space sa aming buhay. Kaya Panginoon, this time, gusto namin Panginoon na iset ang aming schedule araw-araw para hanapin ka ng buong puso at ng buong kaluluwa. Para hanapin ka ng aming isip, Panginoon. Maaring Panginoon, 6 to 7 p.m. or anumang oras or 5 a.m. to 6 a.m. gusto namin hanapin ka. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. Ang amin dalangin, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas para magkameroon kami ng space. Magkameroon kami ng pakikipaglaban sa aming buhay na Ikaw ay pilitin namin na huwag matakpan ng mga mundong mga bagay dito sa mundo. Salamat dakilang Diyos sa pagdinig mo sa aming panalangin. Isulat mo, Panginoon, sa aklat dyan sa langit na bayan ang aming commitment ngayong gabi, ang commitment ng mga kabataan ngayong umaga. Kaya, Panginoon, hinihiling namin ang iyong Holy Spirit na silyuhan ang commitment na ito sapagkat ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.